po yung part 2 ng withdrawal video ko kay Xbans. Doon sa first video ko, na-conclude ko doon na hindi siya instant. Kasi nga, for example, nung nag-withdraw ako kay BTC, wala siyang transaction ID. Ibig sabihin, hindi siya instant. Pero dito, mas sabihin ko po sa inyo sa video na ito kung gaano siya kabilis pumasok sa aking Bitcoin at sa peer. Okay, so ito yung withdrawal, ito yung history natin. Nag-withdraw ako ng 4.51 sa Bitcoin or sa aking CoinPh, patungo sa aking CoinPh, and then nirelease ko din yung capital ko, yung initial deposit ko na gamit ko ay peer, at saka kasama ng earnings niya, nag-withdraw ako ng 10.20. So dito is sa dito sa withdrawal history, siguro may mali ako. Dapat before ako nag-conclude, tiningnan ko dito sa history kung may batch ID ba talaga siya. Kasi andito, may batch ID nga. Maybe automatic siya kanina, kaso naging bias ako doon sa withdraw kasi hindi ko tiningnan itong withdrawal history. Okay, so tingnan natin dito sa aking CoinPh. Okay, so automatic nga siya or almost instant din siyang pumasok sa CoinPh wallet ko. Ito yon. Ito po yon. So, nasa mga 7.04 AM na-receive ko or na-receive na yung withdrawal ko patungong CoinPh BTC. So, ito yung blockchain niya. Ito yon siya. So, mabilis nga siya. Almost instant. At saka, yung sabi ko, hindi ko tiningnan kaagad yung transactions. Sinabi ko doon na sa video na walang batch ID. Pero baka may batch ID nga kaagad kung tiningnan ko lang yung transactions. Okay? At saka, how about this payer withdrawal? So, tingnan din natin yung video. So, ito yon. Mas nauna pa siyang dumating itong sa peer. So, mas nauna pa siya. So, ibig sabihin, although hindi sinasabi dito kay Xbans na instant yung processing ng withdrawal, pero yung pagdating niya almost instant naman talaga siya. So, parang magiging safe, hindi nila sinabi na instant talaga. May sinasabi nito doon or dito na up to 24 hours yung processing. Pero in reality, kung wala lang problema siguro sa network or sa blockchain, talagang ang bilis pumasok. Pumasok na nga siya kaagad. At sa kakaipir, pumasok din siya. So, it's a good thing. It's a good news sa mga gustong mag-expand, invest kay Xbans ang gusto mag-try dito. I'm sorry guys, medyo demanding na yung kids ko.